Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rundi TV mo. Yun ang ano, sa patuloy na pag-iimbestiga ni Senador Gatchalian ano, sa pinaka-controversial, pinaka-viral na mayor ngayon dito sa ating bansa na si Mayor Alice Goo ng Pambantarlac. Sinasabi nga ngayon ni Senador Gatchalian ano, na maaring wala talagang dugong Pinoy itong si Mayor Alice Goo dahil ang tunay na ina nitong pinaka-controversial na mayor ngayon ay itong si Win Ye Lin na sinasabing kasusyo daw no sa mga negosyo nitong si Mayor Alice Goo. Hindi daw talaga totoo na si Amelia Lial yung totoong ina nitong si Mayor Alice Goo. Sa katunayan nga daw, ilang beses daw to nakasama ng ama ni Mayor Alice Goo ano sa mga biyaheng abroad sa China. Kaya itong si Senador Gatchalian may duda pa lang naman ito mga kababayan na ano na itong si Win Ye Lin ang talagang totoong ina nitong Mayor Alice Goo mga kababayan. Kayo na lang din yung bahalang humusga ano kung ito bang mga sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian ay may katotohanan dahil yung ating mga kababayan ay hati din yung mga kuminto ano, mayroong mga nagsasabi na wala naman daw talagang sapat na basihan sa mga sinasabi nitong si Senador Gatchalian. Mayroon din mga nagsasabi na talagang wala naman talagang dugong Pinoy itong si Mayor Alice Goo. Paano daw ito ba nanalo bilang isang mayor dyan sa may Bambantarlac? Yun ang ano, mayroon namang mga paraan kung paano ito talagang malaman na itong si Mayor Alice Goo at itong si Win Ye Lin ay talagang ito na yung kanyang totoong ina mga kababayan. Yun ang ano, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong paano orin. Halong tumindi ang paniniwala ng ilang senador na isang Chinese ang nanay ni Banban Mayor Alice Goo at ang hinihinala nilang ina ng alkalde kasosyo niya sa negosyo. Magbabalita si Rainiel Pawi. Sarado at nakakandado ang mga pintuan ng bahay na ito sa T. Santiago Street, Kanumay sa Valenzuela City. Base sa dokumentong naipakita ni Senator Win Gatchalian, isa ito sa idineklarang address ni Banban Mayor Alice Goo sa kanilang inupahang warehouse. Pero ang humarap na totoong may-ari ng bahay, itinangging kilala niya ang kontrobersyal na alkalde. Naka 3 times na kaming palit ng number. Siyempre, narakot kami. Baka mamaya marami na pumunta. Like what happened now? Sana ma-out of nano na kami. Sinabi rin ni Senator Win Gatchalian na ang posibleng biological mother ni Goo, si Wen Ye Lin, nakasama rin lagi bilang incorporator sa mga negosyong kinabibilangan ng alkalde. Sa Document of Incorporation, si Wen Ye Lin ay nakatira sa Filipiniana Street sa Dau, Pampanga. Pero ayon sa mga taga-roon, Hindi po namin kilala yun. Wala po nakatirang ganito dito. Wala rin mga Chinese rin na nandito. Konti lang. Tingin tuloy ni Hontiveros, baka asawa talaga ng tatay ni Mayor Alice si Wen Ye Lin, lalo't nakita sa travel records nila na halos 200 beses na silang nag-abroad ng magkasama. Ang kampo naman ni Mayor Goo muling iginiit na Filipina ang kanyang ina at hindi ito si Wen Ye Lin. Oh, Filipina yung nanay niya. Handa rin umano ang kampo ni Goo oras na ipatawag ang kanyang ama sa Senado. Arestadong Chinese national na ito matapos makatanggap ng subong ang mga pulis na natutok siya ng baril sa Makati City. Target sana ng mga otoridad na makumpiska ang ginamit niyang baril. Pero naalarma sila nang siyasatin ang kanyang kondo at sasakyan. Karamihan sa mga nakumpiskang equipment may Chinese markings at hindi raw may kakailang advanced technology na ginagamit sa komunikasyon. Nakumpiska rin mula sa suspect ang isang mataas na kalibre ng baril. Gayun din ang ilang ID at travel documents na nagpapakitang isa siyang Chinese. Kaya malalimang investigasyon ang gagawin ng mga otoridad. Swerte na gadgets like yung drone and meron din siyang mga cellphone and yung makapag-identify ng makapag-intercept ng other gadgets. Magtataka tayo kung bakit nasa possession niya yung ganitong mga klaseng gadgets. Itinanggi naman ng suspect na isa siyang spy. Are you spying? I am spying. Are you not a spy? No, I'm not spying. Mag-aanim na taon na raw siyang nagtatrabaho dito sa Pilipinas. What are you doing here in the Philippines? To work? To work? To work?
Ipasisiyasat naman sa mga eksperto ang mga nakumpiskang gamit para matukoy kung para saan ang mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Armed Forces of the Philippines para tumulong sa gagawing investigasyon. Para masiguro kung may dugong Pinoy, inihirit ng Senado na ipa-DNA test si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ang kanyang ina. Batay sa isang dokumento, lumitaw na incorporators ng 7 negosyo sa baba ng nanay ni Mayor Go, kasama rin ang kanyang mga kapatid. Habang ang tatay naman ni Mayor Go ay nagbiyahe palabas at pabalik ng Pilipinas ng 170 beses at karamihan po dito ay sa China. Kaya posibleng ungkatin din ng Senado ang kaso ng money laundering. Ma'am Corvera sa detalye ng report na yan. Dapat sumailalim sa DNA test si Bamban Mayor Alice Go at ang kanyang hinihinalang biological mother na si Lin Wenyi na isang Chinese national na naging residente ng Valenzuela. Yan ang mungkahi ng mga senador na dumirinig sa kaso ng pagka-Pilipino ni Mayor Go para patunayan na hindi ang umanikasang bahay na si Amelia Leal ang kanyang tunay na ina. Sa isang dokumento na inilabas ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, lumitaw na si Lin Wenyi ay isa sa mga incorporators ng ilang negosyo sa Bamban Tarlac. Sa naturang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue, 7 negosyo ang nagsasabing si Lin Wenyi ay co-incorporator ni Mayor Alice Go kasama ang mga kapatid na sina Sheila Go at Simen Go. Kabilang sa mga negosyong ito ang QJJ Group of Companies, QJJ Farms, Embroidery, Meat Shop, Trillion Q Farm, ang QJJ Slaughterhouse at ang Q Seed Genetics. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, napaamin ng alkalde na sina Sheila at Simen Go ay kanyang mga kapatid na pawang late na ring ipinarehistro sa Pilipinas. Sa records din na inilabas ng tanggapan ng Senado, ang tatay ni Mayor Alice na si Jan Jong Go ay nagbiyahe papalabas at pabalik ng Pilipinas ng 170 beses at karamihan dito ay sa China. Halos buwan-buwan niyang bumubiyahe ang tatay ni Mayor Alice kasama si Lin Wenyi, kaya ayon sa mga senador, imposibleng mga business partners lang ang mga ito. Sa Miyerkules sa susunod na linggo, itutuloy ng Senado ang investigasyon sa kaso sa pamamagitan ng isang closed-door session kung saan ipinatawag ang mga opisyal ng SEC at BIR at uungkatin din ang posibleng kaso ng money laundering. Yun ang ano, yun ang yung pinaka magandang paraan, yung DNA test, no, para malaman kung talagang yan na yung totoong ina nitong si Mayor Alice Go, ano, nitong si Wenyi Lin, para naman magkaalaman. At yun ang ano, ito rin yung isa sa mga maraming katanungan, bakit kailangan maging closed door, ano, yung gagawing Senate hearing, ano, sa sunod na linggo. Bakit kailangan itago nila sa publiko? Paano naman natin malalaman yun? Bawal ilabas yun sa publiko, ano, dahil nga nakatago yung kanilang pag-iimbestiga, closed door nga. Makikibalita tayo, pero sana may lalabas. Bakit ba kailangan na gagawin nila na ganun yung Senate hearing? Bakit ayaw nilang ipakita sa taong bayan? Kasi nga marami nag-aabang kung ano ba yung talagang kakalabasan sa investigasyon na ito. Kung talagang totoo ba na itong si Mayor Alice Go ay spy ng China para nga manmanan yung ating bansa. Mga nagsasabi nga rin na bakit kailangan daw na magkaroon pa ng spy dito sa ating bansa, eh lahat naman ng mga informasyon, ano, makikita naman daw sa internet, sa Google, mga kababayan. Bakit kailangan pa daw magtanim ng spy? Yan yung mga sinasabi din ng iba. Pero mayroon din naman mga nagsasabi na baka nga talagang spy itong si Mayor Alice Go ng China. Kaya kailangan daw dapat na ma-deport ito. O saan ba ito ipapadalang bansa? Ay ibalik pa ito sa China? Si Mayor Go naman yung tatanungin, bakit daw siya ipapadeport na talagang totoo naman daw na Pilipino siya. May dugong Pinoy daw itong si Mayor Alice Go. Yan din yung sabi ni Mayor Alice Go. Yun ang ano, mga kababayan, ano, kayo na lang yung bahalang umusga, ano, sa mga
sinasabi ano ngayon na talagang walang dugong Pinoy itong si Miralles Go ang makapagdesisyon talaga nito, yung mga taga Bamban Tarlac, no, sila talaga yung nakakaalam kung ano ba talaga ang tunay o totoong pagkatao nitong kanilang babaeng mayor. Yun ang ano, bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Wala tayong internet, run out niya, napakadilim mo yun sa ating kinaroroonan, madilim, wala na namang kuryente. Sino ba ngayon yung ano, bagong nagpalit na ng lidirato yung Senado, sino ba ngayon yung Senate Committee on Energy? Dapat sikasuhin nyo naman yung kuryente, bakit lagi nagbarun out. At yun na nga, shout out na lang tayo ano, muna kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan, dahil wala tayong internet dito ngayon. Kay Ma'am Susan Sibinitsik, shout out ha. Kay sino ba to? Kay City Saliha Baguhan, nakakalimutan ko na yung ating shout out dahil nung mga nakarang araw nga, Mayo kasi no, pag Mayo, buwan ng Mayo dito sa amin ay talagang busy dahil napakaraming pista. Ay na ano tayo na na-busy tayo sa pista sa aming barangay. Shout out na lang ano sa lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at yung mga iba nang nawawala, bumalik kayo. Yan ang nga nandito na muna at once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.